Kaibigan, bago tayo magsimula, palike and subscribe po muna ako at pahit ng notification bell para manotify ko kayo sa lagay ng ating panahon. Maraming salamat po. Mga kaibigan, ngayong araw po ng Lunes, September 23, 2024, i-update ko lamang po kayo sa lagay ng ating panahon. Patuloy pa rin po tayo makakaranas ng malawakang pag-ulan, madalas po sa hapon at sa gabi dahil pa rin po sa banta ng southwest monsoon or hanging habagat na nakakapekto po sa extreme northern Luzon. So asahan po natin ng malawakang pag-ulan, forecast weather condition po natin sa area po ng Ilocos Norte, Ilocos Sur. Maulap na kalangitan po mararanasan dyan. Meron pong isolated rain showers and thunderstorm pagdating po sa hapon at sa gabi dahil po sa banta ng southwest monsoon or hanging habagat. Sa area naman po ng Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, yung mga lugar po na yan, asahan din ng maulap na kalangitan. Merong mahina hanggang sa malakas na pag-ulan ang posibleng asahan pagdating sa hapon at sa gabi dahil po yan sa banta ng easterlies or yung mainit po na hangin na nanggagawa galing sa karagatang Pasipiko. Ang ilang bahagi po ng Metro Manila at the rest po ng ating bansa apektado naman po ng localized thunderstorm. So asahan ng malawakang pag-ulan sa hapon at sa gabi, no? Yung pabugso-bugso po dahil pa rin yan sa localized thunderstorm, mga kaibigan. So inaabangan din natin, posible din maglabas ng update ang PAGASA. So maging mapagbantay din po tayo dahil posible din po maglabas ng update ang PAGASA sa thunderstorm advisory, no? Dahil po sa hanging habagat. Pero inaasahan po by next week ay unti-unti na pong hihina itong hanging habagat, no? Isang linggo po simula ngayon ay papasok na po ng paunti-unti itong hanging amihan or northeast monsoon na manggagaling po dito sa may bandang silangan. Manggagaling po yan yung itong hanging amihan sa bansa pong Siberia at China na dadaloy naman po papasok dito sa Southeast Asia. Samantalang unti-unti naman pong hihina ang hanging habagat, no, sa mga susunod po na araw. So asahan po natin na less po ang pagpasok ng kumpul ng kaulapan at wala pong mamamonitor na bagyo bago po matapos ang buwan po ng Setyembre. Sa pagpasok ng Oktubre, mga kaibigan, maging handa na lamang tayo sa posibleng sama ng panahon dahil kahit po meron tayong hanging habagat next week ay posible rin pumasok ang mga bagyo. Patuloy ko kayong update and please huwag kalimutin i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat po.